Thank you guys for visiting our channel, Pinay RC Driver. So, naka-receive ako ng mga ilang katanungan sa Facebook page natin na paano ba umorder kay Banggood. So, sa araw na to ay i-discuss natin kung paano umorder kay Banggood. Ito yung mga common na tanong na na-receive ko. Kung may door-to-door ba si Banggood na delivery or service, at kung paano umorder kay Banggood, at kung safe ba kay Banggood. So, i-discuss natin. So, start na tayo ngayon. So guys, start na natin yung ating topic na paano ba umorder kay Banggood. So ang kailangan nyo lang naman para tagtaw maka-order kay Banggood ay ang Banggood account nyo. So paano ba mag-register ng Banggood account? So may mga options sila, pwede nyo gamitin itong Google or yung Gmail nyo, Gmail account. Saka yung inyong Facebook account. So ako ang ginagamit ko ay yung Gmail account ko. Pero sa ngayon, hindi muna tayo maglalag kasi nga magkasampo lang tayo ng ano ba itsura ni Banggood. So ngayon, nasaan tayo? Nasa Middle East website ng Banggood. So punta tayo sa home niya. So ito yung pinaka-home ni Banggood sa Middle East na website. So kung makikita nyo, naka-Arabic siya. So para maintindihan natin siya, kailangan nating palitan ng language. So yun naman, nag-convert si Google Translate, medyo late lang. So try tayo ng isang item na i-search. Bilang sample natin si WL Toys 144001. Kung mapapansin nyo guys, sa pagta-type ko, nag-start ng kaliwa papuntang kanan. Kasi nga, nandito tayo sa Arab country. Kasi ang Arab ay, kung magsulat sila ay from left to right. So, ito yung ating result para sa search natin sa WL Toys 144001. So, sagutin ko na guys agad yung katanungan na tawag ito na kung may COD ba si Banggood. Ang sagot ko dyan, yes, may COD si Banggood. At paano ba natin malaman na COD yung item? So, ito yung ating sample, si WL Toys 144001. Kung makita nyo sa ibaba, may nakalagay na COD. So, ito yung indication na itong item na to ay eligible for COD or cash on delivery. Sa tawag ito, sa cellphone naman, makita nyo siya na nakalagay na COD. Nakakulay yellow siya, kaya mas madaling mapansin. Ako, pag na-order ako ng item, ay ang gamit ko ay yung market apps nila. Bakit ko kamo ginagamit yung market apps? Kasi meron dong additional discount kung gagamitin mo yung kanilang market apps. So, start natin itong buksan itong si WL Toys 144001. Pero, naka-Arabic pa rin siya. So, translate na natin mamaya sa loob. So, ayan siya. Asan yung language? Hindi pa siya nagta-translate. Bale, yan siya nag-translate na yung ating website. So, itong item na to ay eligible for COD. Kasi nga naka-indicate dito na COD siya. Ayan siya, COD. So, ang presyo niya ay 355 dirhams, 0.22. Ang tanong ng iba, mahal ba ang shipping ni Banggood? Ang sagot dyan, libre naman halos lahat ng item niya. Meron ka lang kailangan na i-meet na certain amount para maging eligible para sa tag dito sa free shipping. So 355 dirhams ang ating napiling item. So ito ay eligible din to sa free shipping. Paano mo lalaman na to ay eligible sa free shipping? Naka-indicate siya sa ibaba. Kung mapapansin niyo dito, nalagay dito ay free shipping on orders over 186.94 AED. So since ang order natin ay above dun sa kailangan nila na amount para maging free, so ang ating tagdito, ang ating item ay magiging free. Kasi yung iba medyo nalilito kasi dito may nalagay dito na shipping fee, 49.62 dirhams. So ito bali mababaliwala yan since na na-meet natin yung kailangan nilang amount para sa promo nila na free shipping. Tapos paano ba malalaman nyo kung available yung item? So sa left side may nakalagay dito na
translate muna natin kasi nga medyo nakalang siya sa Arabic, nakapapuntang kaliwa, kaliwa papuntang kanan. So, ships within 24 hours. Ang ibig sabihin nito guys ay ship ng ano ng seller sa Banggood within 24 hours. So after ma-ship yung item, doon kayo mag-start ng mag-count ng 10 to 15 days. Paano ko nasabing 10 to 15 days ang ano ang delivery? Makikita niyo naman dito, nalagay dito na 10 to 15 working days. So ayan siya. Minsan dito makikita niyo to yung kung kailan magiging available minsan. Tulad na yun, October 23, minsan nakalagay dito November 5. So November 5 pa ma-ship ni Banggood. So after November 5, doon ka pa lang magka-count ng 10 to 15 days. Pero usually guys, yung 10 to 15 days, balian lang ito lang yung time frame nila. Pero usually, nasa-send nila minsan less than 10 days. Lalo na nung wala pang pandemic nga. So minsan naman, kung ang item mo naman ay nagmamadali ka, meron silang option. Pero sa sa item na to, walang ibang option. Meron pala dalawang option ito, bali yung Middle East Direct Mail saka Express Mail. So ayan siya. So wala namang pinagkaiba yung ano nila, yung pangalan nito, yung shipping processing. So sa inyo lang tayo sa Middle East Direct. Tapos yung katanungan nila na tagito, kung may door-to-door ba si Banggood? Ang sagot dyan, oo. Parehas na in-order mo na COD or nagbayad ka ng via credit card or debit card, si-ship sa'yo ni Banggood door-to-door. So wala tayong problema na pupunta pa tayo ng, ano, ng post office at i-claim yung item. So doon naman sa katanungan na kung safe si Banggood, ang sagot ko dyan, oo. Kahit ako ginagamit ko dito yung credit card ko or yung ATM card ko, wala pa naman sa akin nangyayari na nawalan ako ng pera sa ATM ko. Pero guys, para maging safe nga, yung iba kasi alam ko medyo nag-aalinlangan na umorder using credit card or debit card. Meron tayong ibang option dyan, yung PayPal. Yung PayPal lamang kasi ito yung parang third party na sila magpa-process. Na kung sakaling hindi mo ma-receive yung item or may problema, pwede mo silang habulin sa PayPal. Or yung iba nga, ang ginagawa para sure talaga ay yung cash on delivery. Ito yung pinaka-safe, pero yung ang pinakaiba lang ito sa cash on delivery, meron tong extra charges. So yung kung yung 355 mo, minsan magkakaroon niya ng additional 10 or 15 dirhams para sa cash on delivery fee. So ayan guys, yung para sa tag dito sa website ng Banggood dito sa Middle East. So jump naman tayo sa Banggood Philippines. So guys, bali tapos na tayo yung mag-explore sa Middle East ng Banggood na website. So punta tayo ngayon sa Philippine Banggood. So kailangan nating palitan ng pang-Pilipinas na Banggood. So meron ditong international site, English, Brazilian. So hanapin natin si Philippines, Portugal. So walang Philippines. Pakala natin, i-discuss kung walang Philippines. Yun, Southeast Asia. So, ito yung Southeast Asia na Banggood. So, kung makikita natin, automatic Southeast Asia, naging Philippines agad. Tapos, ang currency ay Philippine Peso. So, kumpara natin siya sa dito sa Middle East na Banggood. So ito yung homepage ng Banggood ng Middle East dito sa United Arab Emirates. At ito naman yung Banggood ng Pilipinas. So halos magkapareha siya.
naka-displace sa Southeast Asia, bali ito, tingnan natin sa Middle East. So, parehas lang. So, ayan siya. Try natin mag-search ng WL Toys 144001 sa Pilipinas ng Banggood. So, ito siya. Parehas lang siya ng website ng Banggood dito sa Middle East na naka-indicate yung COD. So, itong item na to ay eligible for COD. So, try natin i-click. So, ayan siya. Kung ano daw kayo, kung bagong user, meron kayong $20 ba to na discount. Tapos yan, meron din pala kayong free shipping kung ma-reach nyo yung 1,483 peso. So, yung order nyo ng WL Toys 144001 ay eligible for free shipping kasi nga na-meet nyo yung kailangan nilang amount sa free shipping. So, magiging libre yung shipping nyo. Bali, itong version na to kaya medyo mahal siguro. Sa tingin ko, ito yung may kasamang extra battery. So, sa Pilipinas, mas mabilis. 4 to 9 days para ma-receive yung item. So, tingnan natin yung option nyo sa Philippines. So, sa Philippines, bali, ang option ay isa lang. Ito yung C-Direct Mail. So, ayan siya. Tapos yung tag dito sa ano naman sa door to door ng Philippines, may nakausap na rin ako dito si Jansen ng WL Toys RC Group diyan sa Pilipinas, saka si Ronald, bali na-deliver naman sa kanila na yung item ng diretso sa kanilang bahay. So, ito yung mga mode of payment para sa Philippines. Para mas marami sa inyo, meron kayong e-banking, Dragon Pay, convenience store Dragon Pay. Dito guys, sa dalawang to, hindi ako familiar, so hindi ko mai-discuss. Yung sa PayPal, ito yung pinaka-common na ginagamit ko na pambili ng item sa online or international seller. Kasi dito safe yung pera mo. Kung hindi mo ma-receive yung item or may defect, pwede mong ipa-hold kay PayPal yung payment. Sa cash on delivery, kung sabi ko dun sa unang ano natin, discussion sa website ng Middle East ng Banggood, meron siyang extra fee kung gagamitin mo tong option na to. So, ayan siya. Try nga natin i-add sa cart. Add natin sa cart. Close natin. So, check natin yung ating cart. Sa Pilipinas. So, ayan siya. Pwede ka mag-check out using PayPal. Or ayan nga, kung papalitan mo siya ng option na COD. Proceed to check out. Try natin. Oh, so, kailangan mong mag-login gamit ang iyong account. Try, tago ko muna yung aking email. So, try natin mag-login kay Banggood. So, nakapag-login tayo kay Banggood. Try natin mag check out. So, ayan siya. Ito yung tawag dito, pag-check out sa Philippines. So, first time ko makita siya. Bakit din tayo eligible? Sorry, COD is not available in current address. Siguro nga kasi ang aking address ay naka UAE. So, kailangan yung paltan yung address na yon para maging eligible since na papuntang Pilipinas. Ito yung mga method of payment: PayPal, credit or debit card. Yung cash on delivery na disable kasi nga yung address ko mali, naka-mailalis ako.
e-banking Dragon Pay. Hindi ko alam yung e-banking Dragon Pay, saka yung convenience store Dragon Pay. So meron tayong points. Meron akong 60 points sa Banggood. Tapos nga, 'di ba, may kayo nakita kayo na kung ano kayo, kung new user, apply nyo lang yung code dito. So para magkaroon kayo ng discount. So kung makikita nyo dito guys, yung shipping fee ay naka-waive. Ito yung shipping fee, 197.34, tapos ginawa siyang negative 197.34 kasi nga winave niya kasi na-meet yung minimum requirement sa free shipping. So guys, tapos na tayo mag-discuss para sa topic na paano umorder kay Banggood. So sa tingin ko naman, nasagot ko yung mga katanungan sa panong ngayon na paano ba umorder kay Banggood. So advice ko nga pala guys, kung mas maganda, mas mabuti na bumili kayo sa physical store. Bakit ko nasabi na mas magandang bumili sa physical store? Una sa lahat, yung item makita nyo na nasa harap nyo. So kung may issue, malalaman nyo na agad kung maganda ba or hindi. Pas ayun nga, once na lumabas ka ng store, bitbit mo na yung item. Unlike sa online, kailangan pa siyang i-purchase. So mag-iintay ka pa ng ilang araw bago ma-receive yung item. Lalo na kung overseas, may katagalan. So kung may mga hobby shop na mas malapit sa inyo, mas maganda. Pero syempre ngayon, medyo mahirap maghanap din sa Pilipinas ng mga hobby shop. Alam ko naman na hindi ito accessible para dyan sa Philippines. So may ilang area na tagito na wala talagang hobby shop. So ang kanilang talagang source para bumili ng item or makahanap ng RCI sa online. So sa online kasi minsan kung overseas, kung mag-purchase ka dito, may tendency yung item na in-order mo ay ma-receive mo ng late or minsan may damage. Ba't ko nasabi ka muna may damage? Kasi nga, for example, yung seller ay galing sa labas ng bansa, so kailangan itong i-ship. So doon sa shipping, medyo nagkakaroon ng aberya. Minsan yung item mo, ang packaging ng seller hindi maganda. So mayroong tendency na mayupito or ma-damage. Hindi lang yung box, pati yung mismong item. So kung naman ganun senaryo ang nangyari, mas maganda na mag-place kayo ng order na naka-insurance yung item nyo. So kung may yan man, kung may damage, may babalik nyo siya. Minsan naman yung insurance naman konti lang. So apply nyo na para safe yung item nyo, saka walang hassle na magko-complain ka pa sa customer service nila. Minsan yung customer service naman, kung wala ka talaga insurance sa tagito fee, hindi naman nila i-refund or papalitan yung item. Tapos doon sa magtatanong sa akin kung may Lazada or Shopee link ako, pasensya, talagang hindi pa ako nakakapag-try sa Shopee or Lazada. Pero meron akong alam na isang seller dyan na okay, si Jamie's Gadget and Accessories. Bali, hindi ko siya nakatransaksyon sa Shopee, pero nakausap ko siya sa Facebook. So doon sa Facebook kasi, bali, umorder ako sa kanya ng battery para gamitin sa aking parahol. So siya yung process ng shipping para sa mga nanalo sa aking unang parahol na LiPo battery. Tapos based naman sa feedback ng mga nag-RC sa Pilipinas na bumili sa kanya ay positive naman. So may re-recommend ako si James Gadget and Accessories para sa inyong mga pangangailangan sa RC or anong item. So yung kanyang Facebook page, bali i-share ko ito sa ating screen. Bali ka, kayo lang yung makipag-communicate kay Jamie. Kasi minsan kasi nakakasipin ako na kung seller ba ako or kung magkantong ka to, ganyan. Bali, hindi kami magka-sosyo ni Sir Jamie. Bali, ako ay isang andang buyer lang din niya. At ako ay isang hobbyist at collector din lang ng RC. So kung may mga katanungan kayo regarding RC, si Mr. Jamie yung mismo makakasagot sa inyo.